Shout out tayo mga idol sa lahat ng ating mga solid supporter. Shout out sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating channel. Taos pusong nagpapasalamat ako sa inyo mga idol. Maraming salamat din sa laging nagko-comment sa ating mga bagong upload. Shout out kay Idol Amadeo Flores, Gerald Anubo, Norlin Picacilli, DBCB ni Trimby, Jose Pacificador, Rona Villaluz. Shout out din kay Miss Miami Laurel at kay Queen Jason Jason sa pagpamember sa ating channel. Sa lahat ng mga sabungiro, albularyo at mga antinggiro, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga OFW, mabuhay po kayo mga idol. Pakisupport na din ang channel ng aking kapatid ang Palatandaan. Pakifollow na din mga idol ang ating FB page. Magpo-post din ako doon ng mga bago natin na-upload. May mga horror narrator din akong mga kasama at kaibigan sa aking FB page. Baka magugustuhan din ninyo ang kanilang mga kwento. Simulan na po natin ang ating kwento. Doon naman sa kabila, wika agad nitong si Tatay Damaso. Arturo, malakas ang isang matandang iyan. Mararamdaman na tayo anumang oras. Kaya nitong wasakin ang ating mga pangharang. Sagot naman nitong si Arturo. Kung ganoon, Tatay Damaso, wala nang saysay kung patuloy pa tayong magtatago. Lumabas na itong si Arturo at suminyas agad ito sa kanyang kapatid na si Abner at sa anak na si Arthur, na lumabas na din ang mga ito sa kanilang pinagtataguan. Ilang sandali pa, naglalakad na itong si Arturo palabas sa kanilang pinagtataguan para harapin na ang mga tulisan. Mabilis na din na sumunod itong si Tatay Damaso kay Arturo hanggang sa tuluyan nang makalabas ang mga ito doon sa kakahuyan. Napatitig itong si Brando kay Arturo at Tatay Damaso. Huwikan itong si Brando. Isa sa kanila, Tata Gaspar, ay aswang. Ngayon, nagpapakita na ang mga ito. Huwikan naman itong si Tata Gaspar. Mag-iingat ka, Brando. Kailangan na planado ang ating mga gagawin. Hindi mahihina ang mga iyan. Malakas ang kanilang mga karga. Oh, Tata Gaspar, naramdaman ko din ito at may naramdaman pa akong dalawang nilalang bukod sa dalawang iyan. Mga aswang ang mga ito at nagtatago lamang sa paligid. Ilang sandali pa, lumapit ang isang tauhan nitong si Brando na paika-ika at may mga nakataling tila sa nababaling braso nito. Wika agad nito sa kanilang pinuno. Pinunong Brando, ang mga iyan ang pumatay sa ating mga kasamahan. Sa narinig nitong si Brando, agad na bumaba ito sa kanyang sinasakyang kabayo at bahagyang lumapit pa ito sa kinatatayuan nila ni Arturo. Sumunod din agad sa kanya sina Tata Gaspar at ang mga tauhan nito na nakahanda na ang mga hawak nitong mga armas na mga barel, itak at mga pana. Nang ilang di pa na lamang ang layo ng mga bandido kina Arturo, wika nitong si Brando. Kayo pala ang may kagagawan sa pagkamatay ng aking mga tauhan. Wala ngang kalaban-laban ang mga ito dahil malalakas nga kayo. Ngunit susubukan ko ngayon ang lakas ninyo. Mabuti at hindi na ako mahihirapan pa sa paghanap sa grupo ninyo dahil kayo na mismo ang nagpapakita sa amin. Alam kong pare-pareho tayo ng pinanggagalingan dahil naamoy ko ang tunay ninyong pagkatao. At alam kong may mga kasama pa kayo ang nasa paligid. Bakit nagtatago pa ang mga ito? Palabasin nyo na ang mga kasama ninyo dahil ramdam ko din ang kanilang presensya. Bumulong agad itong si Brando kay Tata Gaspar. Wika ng pinuno ng mga tulisan. Tata Gaspar, pagsabihan mo ang mga kasamahan natin na umatras na muna ang mga ito. Maiiwan kayo ni Torpo, pati na rin sina Armando at Takil.
hindi pwedeng makikipaglaban ang iba nating mga kasamahan. Baka mapahamak lamang ang mga ito. Hindi mga ordinaryong aswang ang ating mga kaharap, Tata Gaspar. Mabilis na tumalima itong si Tata Gaspar at agad na lumapit ito doon sa kanilang mga kasamahang tulisan. Pinaatras agad nito ang mga kasamahan maliban lamang doon sa tatlong kasama nila na mayroong mga malalakas na karga. Ilang sandali pa, wika nitong si Arturo. Kung gusto ninyo kaming labanan, hindi ito ang tamang lugar. Sumunod kayo sa amin. At pagkatapos, mabilis nang tumakbo itong si Arturo papasuot doon sa mga kakahuyan. Habang itong si Tatay Damaso, mabilis na sumunod na din ito kay Arturo. Ano ang gagawin natin ngayon, Brando? Sundan ba natin sila? Ang tanong ng matanda sa kanilang pinuno. Oo, Tata Gaspar, sila ang hinahanap natin. Bakit pa natin pakakawalan? Kahit na ano pa ang pinaplano nila, papatayin natin sila ngayon. Kailangan lamang natin ng mag-ingat. At pagkatapos, mabilis nang sumunod sina Brando kasama itong si Tata Gaspar at ang tatlo nilang malalakas na kasamahan. Naiiwan naman doon sa gilid ng kakahuyan ang kanilang mga tauhan. Makalipas ang ilang sandali nang makarating na sina Arturo doon sa unahan ng mga kakahuyan patawid ng ilog, huminto na sa pagtakbo ang mga ito. Wika nitong si Arturo. Dito na natin lalabanan ang mga ito, Tatay Damaso. Habang sina Arturo at Abner, tumigil na din ang mga ito sa pagtalon-talon habang nagpalipat-lipat sa mga puno ng kahoy. At pagkatapos, umigpaw ang dalawa papunta doon sa mga batuhan. Nagtatago agad ang mga ito at inaabangan ang maaaring pagdating ng mga tulisan. Makalipas pa ang ilang minuto, dumating na doon ang limang mga tulisan. Wika nitong si Brando kay Tata Gaspar. Tata Gaspar, nasa paligid lamang ang mga kasama nilang dalawang aswang. Kailangan na mag-ingat. Turpo, sa akin ang aswang na iyan. Kayo na ang bahala ni Tata Gaspar doon sa matanda. At pagkatapos, tumitig ito kina Arturo at Tatay Damaso. Ano pa ang hinihintay ninyo? Mas maganda kung simulan na natin ang labanan. At kung ayaw ninyong mauna, ako na ang unang aatake sa inyo. Wika nitong si Brando. At matapos na sabihin iyon, mabilis na itong umigpaw at umatake agad sa kinaroroonan nila ni Arturo. Sa sobrang bilis nitong si Brando, sa loob lamang ng ilang segundo, agad na naabot ang kinatatayuan ng dalawa, sina Arturo at Tatay Damaso. Mabilis din na umigpaw ang dalawa para makailag. Ngunit nakasunod na din pala itong si Turpo at Tata Gaspar. Nailaga ni Tatay Damaso ang pagkalmot nitong si Turpo. Ngunit ang sumunod na si Tata Gaspar, tinamaan na itong si Tatay Damaso ng hampas nito gamit ang kampilan sa kanyang balikat. Kaya agad na nasusugatan ang matanda at hawak agad ang sugatan na balikat. Sa isip nitong si Tatay Damaso, nalintikan na. Hindi ko napansin ang ataking iyon ha. Agad na nag-usal ng mga orasyon ang matanda. Ngunit mabilis nang umataking muli itong si Turpo at napakabangis na pinagkakalmot itong si Tatay Damaso. Nakakailag naman ang matanda. Ngunit ang kanyang inaabangan talaga ay ang pag-atake nitong si Tata Gaspar. At tama nga siya, dahil nang lumagpas sa kanya ang aswang na si Turpo, nakasunod agad itong si Tata Gaspar. Dalawang magkasunod ng pagpalo ng kampilan ang pinakawalan nito. Mabilis na umikot itong si Tatay Damaso, sabay wasiwas naman sa hawak nitong patalim. Napaigik itong si Tata Gaspar. Gulat na gulat ang matanda sa ginawa nitong si Tatay Damaso. Hindi niya lubos akalain na makakaiwas ito ng ganun kabilis at matatamaan pa siya sa kanyang tiyan. Wika nitong si Tatay Damaso. Hindi mo na mauulit ang mga bagay na iyan, tanda. Hindi ako ganun kahina.
habang sina Arturo at Brando. Sobrang bibilis ng mga ito na umaatake sa isa't isa. Nagtatalunan ang dalawang mga aswang, nagkakalmutan hanggang sa nagpatalon-talon na ang mga ito sa itaas ng mga puno ng kahoy at patuloy na nagbakbakan. May mga sugat na ang dalawa, ngunit mga maliliit lamang ang mga ito. Sanhi ito ng mga kalmot nila sa isa't isa. Magkakatulad lamang ang kanilang bilis. Kapwa sumingasing ang mga ito at naghanap ng magandang pagkakataon para makakaatake ng magandang patama. Sina Abner naman at Arthur, kasalukuyang nakipaglaban na din ang dalawa doon sa dalawang tauhan nitong si Brando. May mga kalaman din sa orasyon ang mga ito. Gumagawa ang mga ito agad ng mga orasyon na panggapos. Ngunit wika nitong si Abner, "Mga hangal kayo, ang akala ba ninyo na mga pipitsugin lamang kami? Hindi kami ganoon kadaling matatablan ng mga panggapos na orasyon ninyo." Umigpaw itong si Abner at sabay nagpakawala ito ng mga pagpana. Nakailag ang dalawa sa mga pag-atake na iyon ni Abner. Ngunit hindi nito napapansin ang mabilisang pag-ibis nitong si Arthur at nahagip niya sa tagiliran ang isang kalaban. Agad na napaigik ito dahil sa sakit. Wika nito sa kanyang kasama, "Naloko na, Armando. Tinamaan ako sa aking tagiliran. Sobrang bilis ng mga ito." Hawak nito agad ang sugat sa tagiliran habang may mga tumatagas ng mga dugo. May kinuha naman itong dahon na gamot at itinapal niya ito sa kanyang sugat na natamo. Pagkatapos, tinalian niya ito ng isang tila para mapigil ang pagdurugo. Wika nitong si Abner habang mabilis na umaataking muli, "Hindi na kailangan na gamutin mo pa yan dahil magiging katapusan na ninyo." At sunod-sunod na pagpana ang ginawa nito sa dalawang kalaban. Habang itong si Arthur, mabilis itong tumakbo sa mga kakahuyan at plano ng anak nitong si Arturo na atakihin niya ang mga kalaban galing sa likuran. Abala kasi ang mga ito sa pag-ilag sa ginawang pag-atake ni Abner. Sabi nung isang tulisan, "Mag-iingat tayo, nawala na naman ang isang aswang." Ngunit katatapos pa lamang niya na masabi ang mga salitang iyon, sobrang bilis nang lumitaw itong si Arthur sa kanilang likuran at hinagip agad ng mga pagkalmot ang mga ito. Habang itong si Abner, muli itong umigpaw at pinagpapala ang dalawa habang nag-usal ito ng mga orasyon. Kailangan ni Abner na wasakin ang mga pangharang ng mga ito para bumukas ang mga depensa ng dalawang tulisan. Tinamaan ni Arthur ang isa sa likod kaya napasubsob ito doon sa damuhan, habang ang isa nakailag man ito sa ginawang pag-atake nitong si Arthur. Ngunit hindi nito nailagan ang mga palaso galing kay Abner. Tumarak ang dalawang palaso sa dibdib ng tulisan kaya napasigaw agad ang isa, at kahit may sugat ito, umaatake na ito kina Abner para matulungan ang kasamang tulisan. Ngunit hindi na ito hinayaan pa nitong si Abner at Arthur. Pinagtutulungan na nilang atakihin ang sugatan na tulisan hanggang sa bawian na ito ng buhay. Habang ang isa, pinagtataga agad sila habang nagsisigaw na, isang pagkakamali ng tulisan dahil agad na umigpaw itong si Arthur at inabot ang ulo ng tulisan. Pagkatapos, ibinagsak na ito sa lupa. Habang itong si Abner, tumalon na rin ito at gamit ang patalim, isinaksak agad ito sa dibdib ng tulisan. Agad na napangasab ito ng matamaan at pilit pa rin ito na lumalaban. Sa ilang segundong lumipas, mabilis nang umigpaw muli itong si Abner at pinagpapala ang nakabulagtang tulisan. Itong si Arthur, agad na hinagip ang liig ng tulisan at pinagkakalmot na ito ng aswang. Hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Itong si Turpo, napalingon ito nang marinig ang sigaw ng mga kasamahan at nakita nito na nakabulagta na
ang dalawang kasama. Nang makita din ito ng matanda, wika nitong si Tata Gaspar, "Turpo, puntahan mo muna si Armando at Takil. Ako na ang bahala sa matandang ito." Nag-alangan pa sana itong si Turpo dahil alam niyang mahihirapan itong si Tata Gaspar sa matandang kalaban. Kahit nga dalawa na sila, hirap pa nga silang matatalo ito at sila pa nga ang tinatamaan. Wika nitong si Turpo, "Ngunit papano ka, Tata Gaspar? Hindi mo kakayanin ang isang iyan." "Huwag mo akong alalahanin, Turpo. Hindi ako madaling talunin. Puntahan mo na si Armando." Kaya mabilis nang tumakbo itong si Turpo para puntahan ang mga kasamang nakakalaban nila ni Abner at Arthur. Patuloy rin na naglalaban si Tata Gaspar at itong si Tatay Damaso. Labanan ng mga lakas sa kakayahan at kaalaman sa mga orasyon. Ramdam na din itong si Tata Gaspar ang unti-unting pagkilot sa sugat sa kanyang tiyan. Ganon din itong si Tatay Damaso. Ramdam din ito ang kilot sa sugat sa kanyang balikat. Habang sina Arturo at Brando, may mga tama na itong si Arturo sa kanyang katawan. Katulad din itong si Brando, may sugat na din ito sa kanyang dibdib. Takang-taka itong si Brando dahil makailang bisis niyang nasugatan itong si Arturo. Ngunit mabilis lamang na maghihilom ang mga sugat nito. Ang katanungan ngayon sa kanyang isip, kung anong klaseng aswang ang kanyang karap at kung anong taglay ang hawak nito. Sinubukan niyang ibato ang mga orasyon, ngunit agad na mawawasak lamang ito ni Arturo. Wika nitong si Arturo, "Ngayon tulisan, tatapusin ko na kayo ng tuluyan. Mga salot kayo sa bayan. Gamitin mo na ang lakas mo. Isa kang gabunan, hindi ba? Bakit nakita ko na ngayon ang takot sa iyong mukha? Hindi mo ako kaya. Lumaban ka." At pagkatapos biglang nawala itong si Arturo sa harapan nitong si Brando. Alam nitong si Brando na aatakihin na naman siya galing sa kanyang likuran. Kaya mabilis siyang umikot at nagpakawala ng mga pagtagpas. Ngunit nagkakamali itong si Brando sa kanyang hinala. Dahil mula sa itaas, umaatake itong si Arturo. Agad na dinamba nito ang kalabang tulisan at kinubawa na ito. Pagkatapos, ibinagsak na ito ni Arturo sa lupa.